Magsasagot tayo ngayon ng random questions regarding sa CVT. Nag-compile na ako, so sagutin natin siya isa-isa. Habang papunta kami ngayon sa biyahe, pupunta kami ng San Jose Tarlac, magla-lunch kami doon. First question natin, ano ang magandang tono sa CVT? Yan kasing tono sa CVT, magdedepende yan sa preference nyo eh. Tapos magdedepende rin yan, kung halimbawa nakakalkal pulley kayo or naka-all stock. Ngayon kapag halimbawa stock pa yung pulley nyo, pwede kayong mag-try magpalit ng bola na siguro minus 2 lang. Kung halimbawa ang stock nyo na bola is 15 grams, itry nyo mag 13 grams. Kapag kasi naggaan kayo ng bola, tataas yung RPM bago mag-start umandar yung motor. So in turn, parang magkakaroon siya ng buwelo. Parang bumubuwelo siya ng sa mataas na RPM bago kayo umandar. Kaya meron kayo maramdaman na sensation dyan na parang mas aggressive siya sa arangkada pag unang pigaan nyo. Kasi mas mataas yung RPM. Pero at the cost of, mas malakas ng konti sa gas. Pero konti lang naman, minimal lang. Ngayon kapag halimbawa nakakalkal pulley kayo or aftermarket pulley, yeah, medyo marami na kayong i-consider na factor dyan. Yung klase ng pulley, yung degree ng pulley, yung rider weight, tapos yung prefer nyo na arangkada, kung saan masiyang, tapos yung response ng makina, kung saan ba siya pinakamaganda manakbo, or yung tinatawag nila na sweet spot. Madaming factors. Kaya pagdating sa ganyan, magta-trial and error talaga kayo. Siguro bigyan ko na lang kayo ng baseline sa tuning. Pagdating sa mga pulley set, ang marirecommend ko is yung stock na kalkal. Try nyo yung ECU Tech or yung K-Works, yun yung gamit ko kay Click ngayon tsaka kay ADV. Tapos yung Speed Tuner na version 1 na kalkal, yun naman ang gamit ko kay Honda Beat. Hanggang ngayon, medyo matagal na yun, 2018 pa. Tapos sa springs naman, kung halimbawa nakukulangan kayo sa hatak, gusto nyo na mas malakas bumuhat kasi ang center spring is pinapalakas niya yung hatak niya kasi parang pinag-i-stay niya na medyo matagal sa mga speed ratios. Depende yan sa timbang nyo, saka sa lakas ng motor or sa kayang i-generate na power na mismong motor. Maganda kung mag-start kayo sa 1,000 RPM, tapos pag halimbawa nakukulangan kayo, pwede kayong mag 1,200 RPM. Pero kung kay Honda Beat, okay na 1,000 eh. Kay Click hanggang 1,200 pwede. Kay ADV 1,200 pwede rin. 1,200 yung gamit ko kay ADV ngayon eh. Sa clutch springs naman ako, hindi na ako nagpapalit eh. Parang okay na ako sa stock. Pero magdidepende pa rin niya kasi sa preference nyo. Ang trabaho kasi ng clutch springs is kung kailan siya kakagat yung clutch lining sa clutch bell bago kayo umandar. Pwede kayo magtimpla dyan kung gusto niya na mas delay yung andar o gusto niya na mas mataas pa yung RPM bago kayo mag-start umandar. Yan naman, may sensation niya na parang dumadamba pagka biglang kumapit. Pag halimbawa matigas yung clutch springs nyo. Pero ako mas prefer ko yung stock clutch springs kasi mas gusto ko yung andar na kaagad, yung konting piga pa lang. Para pag halimbawa sobrang traffic, yung andar tigil. Hindi na masyadong pipiga ng malalim para lang makausad ka. Preference ko lang yon ha. Nakatulong din yung kasi sa engine braking kapag stuck yung clutch springs nyo. Kapag kasi matigas, mabilis siyang bumalik. Mabilis mag-disengage yung clutch lining sa clutch bell. Kaya nababawasan yung engine braking kapag mga downhill or kapag nag-minor kayo. Mas mabilis siyang mag-free wheel kumbaga. Pagdating naman sa bola, trial and error talaga yan. Baseline ko dyan is minus 2 sa stock. Tapos ang range niya is 9 to 13. Doon ako maghahanap ng pinakamagandang alis na hindi gaanong delay yung piga, yung andar. Pero yan, magdedepende nga yan sa preference niya. Meron kasi mga rider na gusto nila yung sobrang lakas ng acceleration na pag pinaga mo mataas agad yung RPM, yung kumbaga galit na galit yung makina. Meron namang ibang rider na gusto na chill lang yung andar. So magtitimpla kayo ng bola dyan. Basta ang rule of thumb dyan, mas magaan na bola, mas mataas na RPM bago mag-start, gumalaw yung bola or bago mag-start na umandar kayo. Ang set ko pala ngayon kay ADV sa CVT niya is ECU Tech na kalkal pulley set, 1200 RPM na GY6 shower na center spring, tapos stock clutch springs, stock yung clutch lining, tapos yung clutch bell ko is speed tuner na lightened wing bell. Tapos yung bola ko naman is tatlong 15 grams tsaka tatlong 16 grams. Tapos kay Honda Click naman ang gamit ko is yung K-Works na pulley set. Tapos ang bola niya is straight 10 grams. Gamit kong center spring is yung Q-Tech na 1000 RPM. Tapos yung gamit kong bell sa kanya is yung speed tuner na naka fine thread groove na pang ADV siya. So mas mabigat siya compared sa stock ng Honda Click. Tapos yung clutch lining ko doon is stock din. Stock din yung clutch springs.
Kay Honda Beat naman, ang gamit ko is Speed Tuner version 1 na kalkal pulley set. Bola ko doon is straight 10 grams. Ang gamit kong lining doon is yung Gecko na clutch lining, tsaka yung kasama niya na clutch springs. Tapos yung bell ko doon is Speed Tuner na wing bell, yung mabigat, yung reinforced siya, na wala siyang fine tread groove, yung unang wing bell ni Speed Tuner. Yung tatlong motor naman yan, naka-ECU remap yan lahat by Marconetics ECU remap. Tapos si ADV is naka-stack pipe, si Click ay naka-JVT version 3 na naka-mid yung settings. Si Honda Beat naman is naka-replica pro, straight elbow na power pipe. Next question, can I use carburetor cleaner for CVT cleaning? Pwede bang gumamit ng carb cleaner sa paglilinis ng CVT? Pwede naman, pero yan kasi kung ano man na gamitin nyo pang linis, lagi nyo i-check yung instructions sa likod kung kailangan ba siyang i-dilute sa water. Misa kasi mayroong mga CVT cleaner or mga chemicals na masyadong matapang. Misa nakaka-apekto sila sa mga surfaces ng mga metals. Kaya maganda i-check nyo yan sa likod. Pero ako personally ngayon, ang ginagamit ko na sa panglinis ng CVT is gasolina. Pero yung mga rubber parts na ang sa CVT, halimbawa yung mga o-ring, yung mga oil seal, yung mga dust seal, basta lahat ng rubber parts na makikita nyo sa CVT, hindi ko siya nilalagyan ng gasolina kasi kapag ang rubber ay nilalagyan ng gasolina, nag-expand siya. Bali, ang ginagamitan ko lang noon yung mga metal parts. Kaya ngayon, magdedepende na sa inyo kung anong gusto nyo gamitin. Basta yun nga, check nyo lang yung label sa likod kung ano ba yung dapat na mixture kung idadilute sa water yung mga CVT cleaner. Pero kung gusto nyo na safe talaga, wag nyo lang gamitan yung mga rubber parts para sigurado na hindi siya mag-expand. Sa mga metal parts nyo lang gamitin, tapos check nyo yung likod sa label kung ano man ang gagamitin nyo. Kung kailangan bang banlawan ng tubig, ganyan. Meron kasi mga gano'n na CVT cleaner na kailangan banlawan ng tubig. Tapos syempre, tuyuin nyo maigi kasi may mga metal parts ng CVT na pwedeng kalawan kapag ka nababad sa tubig. Kaya pala gasolina ang mas prefer ka na gamitin ngayon kasi easily accessible. Kumbaga madali mo siyang makakukuha kasi meron ka na nasa motor mo na mismo. Kailangan mo lang ng siphon. Kumbaga hihigupin mo lang siya. Tapos mabilis siyang maka-breakdown ng dumi sa CVT. Kaya yun din ang prefer ko. Although yung mga CVT cleaner naman, okay naman yan. Nakagamit na rin naman ako niyan dati. Kumbaga yung accessibility lang talaga. Kaya gasolina na lang ang ginagamit ko ngayon. Tapos bumili na lang ako ng siphon para madali siyang kuhanin. Next question, okay lang ba na, halimbawa, unang check nyo ng higpit ng mga, halimbawa, sa clutch bell or dun sa sigunyal, mas mahigpit siya kasi ang torque spec niya is yung sa sigunyal is 59 Newton meters. Tapos sa drive shaft naman or dun sa bandang likod, sa torque drive, sa clutch bell is 49 Newton meters. Paano ngayon, halimbawa, may torque wrench kayo, tapos yung unang higpit niya ng pag-check nyo is sobrang higpit, okay lang ba na ibalik nyo siya sa tamang torque spec or yung sa saktong torque spec talaga niya? So yes, okay lang na ibalik nyo yan kahit sobrang higpit niya ng una nyong check. Balik nyo lang sa tamang torque spec kasi yung torque spec na yan is yan talaga yung sinet ng manufacturer na saktong higpit niya na hindi siya sobrang higpit, hindi rin siya sobrang luwag, tapos hindi siya makakalas. Based din sa experience ko na ganyan na nangyayari kasi dati wala naman akong torque wrench. Ang ginagamit ko lang is yung impact wrench. So minsan napapahigpit talaga ng sobra. Nung meron na akong torque wrench, binabalik ko na siya sa tamang torque spec. So wala pa naman akong naranasan na biglang lumuwag yung nut dahil sa ay binalik ko sa dating torque spec na hindi ko na sinunod yung dati na sobrang higpit. Okay naman siya based on experience yon sa tatlong motor namin. Kaya okay lang na ibalik nyo sa dati kung halimbawa sobrang higpit nung una ng torque spec niya ng mga nut ng sa sigunyal saka dun sa drive shaft. Next question, okay lang ba na yung tatlong guhit sa bushing is nakabaliktad yung pagkakalagay? Kay Honda Beat kasi tsaka kay Honda ADV, yung bushing niyan sa pulley, meron siyang tatlong guhit. Kay Honda Click naman, wala. Ang proper orientation kasi niyan talaga based sa shop manual ng Honda is yung tatlong guhit is nasa loob or nandun sa side ng sigunyal. Kumbaga papasok siya pa loob. Ngayon minsan, paliktad ang lagay niyan kahit from factory. Yan, naranasan ko yan kay Honda Beat tsaka kay Honda ADV. Yung unang baklas ko sa kanila, nasa labas siya, sa labas yung tatlong guhit. Wala naman siya naging problema nung ganon, nung kakakabit niya. Pero kung susundin natin yung standard ni Honda, paloob nyo siya ilalagay. Ang function yata niya is para kung halimbawa meron mga metal debris, pwede siyang matrap dun sa may loob na yan, sa may mga slots na yon, para hindi madamage yung sigunyal or yung surface niya, hindi makakaskas. Yung bushing din pala, nilalagyan ko yan ng manipis na grasa or yun sa may sigunyal na part. Pero ang nilalagay kong grasa sa kanya is yung high temp na grasa para lang hindi siya mag-stack up. Kasi minsan hindi natin maiiwasan kapag napapalusong sa baha. Tapos halimbawa
walang nakalagay na high temp na grasa dyan, pwede siyang pasukan ng tubig, tapos pag hindi natin na linis agad, pwede siyang kalawangin. Kaya para ma-prevent yung ganun na issue, ang ginagawa ko na lang, nilalagyan ko siya ng high temp na grasa na manipis lang, sobrang nipis, para lang hindi siya mag-stack up. Pero depende pa rin yan syempre sa inyo. Pwede rin ang gamitin nyo is yung halimbawa mga gear oil, parang any lubricant na magpe-prevent na kalawangin kapag halimbawa napalusok nga sa baha or nabasa pag pinasukan ng tubig yung pagitan ng bushing at sigonyal. Next question, tuwing kailan ba dapat mag CVT cleaning? Ako personally, every 3,000 to 5,000 kilometers, minsan 2,000 kilometers, naglilinis na ako ng CVT. Or halimbawa kapag ka naman napalusong kayo sa baha, or minsan after long ride, naglilinis din ako ng CVT. Kasi usually kapag naglo-long ride, kaya minsan napapahataw, so mas mabilis yung kayas ng belt niyan, mas mabilis yung dudume. Yung kasi yung mga dumi na yon, yung mga debris na galing sa belt, so yun yung mga itim-itim doon. Nililinisan ko na siya every 3,000 to 5,000. Pero kung medyo maano kayo, maselan kayo, kahit isabay nyo sa change oil ang linis, wala namang problema kung agahan nyo yung linis. At least mamamonitor nyo yung condition ng mga piyesa sa loob ng CVT, kung meron na ba mga kailangan palitan. Tapos mas okay din kung halimbawa meron kayong mga tools na pangkalas ng CVT, para din makatipid kayo. Tapos syempre kahit kailan nyo gusto, pwede nyo i-check. Kung halimbawa minarinig kayong kakaiba, check nyo na agad para ma-monitor nyo talaga yung condition ng CVT. Tsaka ma-maintain nyo na lagi siyang malinis. Next question, normal lang ba na umiikot yung gulong kasabay ng clutch bell kahit naka-idle siya? Yung nagtanong kasi is parang naglinis siya ng CVT tapos napansin niya na kahit naka-idle, umiikot na mabagal yung gulong. Normal lang kapag halimbawa sobrang bagal lang yung gulong, tapos kapag pinigilan nyo yung ikot ng gulong is tumitigil siya. Ang hindi normal kapag halimbawa hinawakan nyo yung gulong pero ang lakas ng laban niya na tipong mabilis talaga yung ikot niya. Tapos kapag binaba mo sa center stand tapos nakasakay ka, yung tipo na kahit hindi mo pinipiga yung throttle, umaandar na siya mag-isa. Or para may puwersa siya na gusto nang umandar. Pagka ganun, i-check nyo yung panggilid ulit. Baka, halimbawa, minsan kasi nakakalas yung ano eh, yung nut ng torque drive. Yeah, may mga cases na ganyan. So double check nyo lang. Pero yung minimal na ikot ng gulong kapag naka-idle, normal lang yun. Minsan kasi sa vibration lang. Pero minsan, pag halimbawa, makapal yung clutch lining nyo, nagpalit kayo. Maraming factors eh. Pero normal lang yun. As long as hindi siya under mag-isa. Tapos dapat napipigilan nyo ng kamay yung pag-ikot ng gulong. Pag hindi nyo mapigilan ng kamay tapos umaandar na mag-isa, ayun, kailangan nyo na i-check yun kung anong possible cause kung bakit nagkaganoon. Next question, bakit kapag bagong linis yung CVT, sobrang smooth ng andar, tapos after 2 days, dragging na agad? Mga possible causes niyan is minsan napapasobra yung lagay ng grasa sa torque drive na pwedeng kumalat doon sa clutch lining at clutch bell. So yun usually yung nagiging cause na bakit nagda-dragging agad. Kasi parang napasobra ng lagay ng grasa, kakalat. Kasi ang grasa pag lumagkit yan, lalo pag matagal nyo lang ginagamit ang motor, mag-i-slide-slide yan sa clutch bell. So yun yung nagiging cause ng dragging. Tapos minsan yung belt, nalalagyan din ng grasa, mga surfaces ng torque drive, pati yung pulley minsan nalalagyan ng grasa. Kaya ang pinakamaganda ay double check nyo, dapat grease free yung mga parts na yan. Tapos yung amount ng grasa na ilalagay nyo sa torque drive is sakto lang na hindi siya magkakalat, para maiwasan nyo na mag-dragging agad kahit bagong linis. Dapat din syempre ang gamitin yung grasa is yung high temp na grease. Ang ginagamit ko ngayon na magandang klase na high temp grease is yung Gainer 8 na grasa. Maganda siya. After 2,000 kilometers nung tines ko kasi, kulay blue pa rin siya. Hindi siya natunaw na hindi siya nangitim. So yun na yung ginagamit ko ngayon na grasa. Try nyo. Lagay ko yung link nun sa description. Kapag kasi ordinary grease ang ginamit nyo dyan, yung hindi high temp, mabilis siya matunaw. So pagka siyempre pag tunaw na yung grasa, kakalat din yung palabas. Kasi hindi naman press fitted yung torque drive sa drive shaft. Kaya posible talaga na magkalat siya. Next question, ano ba yung dragging or ano ba yung sign o paano nyo mararamdaman kung nagda-dragging yung CVT nyo? Ang dragging kasi mararamdaman nyo yan kapag low speed or yung pag bago kayo umandar, bawa nakatigil kayo, tapos pipiga kayo ng silenyador, siguro mga 5 to 10 kph, para siyang nakangabayo, parang umaalog yung andar na ganun. Tapos pagka kumapit na yung clutch lining, magiging smooth na siya. So medyo mataas na speed, magiging smooth na ulit. Tapos pag nag-minor na naman kayo, tapos bumagal yung speed nyo, gusto nyo umandar, parang ganun ulit, parang nakangabayo.
Parang ayaw kumapit nung clutch lining sa clutch bell. Yung kasi yung kapag dragging kasi is nagkakapit-dulas yung clutch lining sa clutch bell. Kaya ganun. Kumbaga hindi siya nag-fully engage agad kapag low speed. Pag pinipiga nyo, parang dumudulas-dulas siya. Dulas-kapit. So yun yung sign ng dragging. Dapat pagka minaramdaman na kayo ganun, linisan nyo na yung panggilid or check nyo na kung iba yung cause, kung di dahil sa dumi. Minsan kasi yung mga piyesa din nagkakost din ng dragging. Yan ba, yung clutch springs. Kapag hindi na pantay-pantay yung pagbuka niya, halimbawa malambot na yung isa. Yung center spring, nagiging cost din yan pag sobrang lambot. Kasi pag sobrang lambot na ng center spring, yung belt is nakalubog na sa torque drive. So parang nakasigunda ka na agad pag ha-under ka. Yan, nagkakost din yan ng parang dragging eh, pag malambot na yan. Pag may naramdaman na kayo na parang naangabayo sa low speed bago kayo umandar, check nyo na yung CVT nyo. Kaya yun yung palatandaan na nagda-dragging na yung motor. Next question, ano ang mangyayari kapag baligtad yung kabit ng belt? Sa Honda kasi wala talagang orientation yung mga belt. Sa Yamaha naman may nakita ko na ano eh, may arrow na orientation kung paano yung kabit ng belt. Pero pagka sa Honda, kung ano yung unang kabit ng belt, ganun yun din dapat siya ibalik. Pero may mga cases na minsan from factory, yung kabit niya is yung nakataligod sa yung Honda bando. Kasi parang yun yung naging rule of thumb na sa mga Honda users eh. So kailangan ang kabit mo ng belt daw is yung nababasa mo yung text, yung Honda bando, kumbaga parang nakaharap sa'yo. Pero not necessarily ganun kasi minsan nga sa factory, baliktad yung kabit nila. Sa mga ganong case kasi, syempre yung kung ano yung orientation niya, doon lumalapat yung mga surfaces ngayon ng pulley at drive face tsaka ng torque drive. So kumbaga doon siya naka-break in. Ngayon pag binaliktad niya yung kabit niyan from dati na unang kabit, parang ang mangyayari dyan, parang mahina yung puwersa niya, parang mahina yung hatak. Kasi hindi pa siya lapat. Baka kailangan niyo pang palapatin ulit. Siguro sabihin natin mga 50 kilometers ganyan, lalapat na rin yan. Pero mas maganda talaga kung ano yung una yung kabit, ganun yung na rin ibalik. Para yung mga surfaces is nakalapat na talaga siya. Kumbaga doon kasi siya nakabreak in eh. Halimbawa, yung unang bukas nyo from factory is nakabaliktad yung kabit, hindi nyo nababasa yung Honda bando. Ganun nyo na rin ibalik. Tapos ngayon, kapag nagpalit na kayo ng bagong belt, pwede nyo na ibalik kung anong gusto nyo. Halimbawa, gusto nyo nababasa yung Honda bando. Tapos next na baklas nyo, pagkabit nyo, ganun na ulit. Kasi nga, yun na yung nakalapat sa mga surfaces. So next question, ano nga ba yung dahilan ng pagkakaube ng clutch bell? Yung parang titanium yung kulay niya. Tapos ano bang magiging effect nun sa performance ng CVT? Nagiging cause usually ng pagkaube ng bell yung parang titanium niya is nag-overheat siya tapos minsan nagwa-warp. Yun yung worst case scenario na nag-warp siya tapos na-oblong yung bell. Parang na-deform na siya talaga. Ang cause naman ng overheating niyan is yung sliding ng clutch lining sa clutch bell. Kumbaga minsan sobrang dumi na niya. Or minsan pag ba napabayaan natin na bakal sa bakal na pala upod na yung clutch lining. Yan malamang mag-overheat talaga yan. Tapos minsan ang nagiging cause niyan yung kapag mga uphill, tapos halimbawa napabayaan nyo na madumi yung CVT, tapos puro ahon, tapos mabigat yung karga nyo, tapos nakatodo lang yung silinyador nyo, hindi nyo binabalik-balik, yan, nagkakos yan ng overheating din. Kasi pag mga uphill, mas parsada yung makina, tapos dagdag nyo pa yung dumi, tapos yung bigat, tapos yung throttle technique, nagkakos talaga yan ng pagka-overheat ng bell. So ngayon, ang magiging effect niyan sa performance, kung halimbawa oblong yung bell nyo, syempre magda-dragging na yan. Kahit anong gawin yung linis, dragging pa rin kasi nga hindi na pantay-pantay yung lapat ng clutch lining pagka lumapat na siya sa bell na deformed na. Ngayon, mag-check nyo yan, isalpak nyo yung bell, tapos paikutin nyo, tapos tingnan nyo yung gilid kung gumagewang ba siya na ganun. Pagkaganong sabihin na deform na siya. Pero kung hindi naman siya na-deform, hindi siya na-oblong, pwede parang gamitin yan kahit na kulay titanium na or kulay ube na yung clutch bell. Next question, yung torque specs ba ng ADB160, same lang ba siya sa PCX160, sa Honda Beat, or sa ibang mga Honda na scooters? So yes, pare-parehas lang siya kasi yung size ng nut niya, same lang kasi. Halimbawa, yung sa Sigonyal, 22mm yung size ng nut. So same lang siya lahat ng torque spec na 59 Nm. Tapos yung sa driveshaft naman, same lang din na 19mm yung size. So same lang din siya na 49 Nm. Tapos pati yung torque drive nut na 39mm, same lang din ang size yung mga Honda scooters. So same lang din yung torque spec niya na 54 Nm. Depende kasi yan sa size ng nut kung ilan yung torque spec niya. Ngayon, meron naman akong torque spec niya na ng Honda Beat, Honda Click, tsaka ng ADB160. Ilalagay ko rin sa description para kung ano yung motor nyo. Check nyo na lang para sakto talaga yung torque. Pero yun sa CVT side, pare-pares lang sila. Kasi same nga lang sila ng size na ang mga nut. Next question, normal lang ba na umiinit yung CVT cover?
Yes, normal lang na umiinit yan kasi yung laman niyang CVT, yung makina, may moving parts lahat yan na nag-generate ng heat. Bukod pa syempre yung combustion, yan, nagpo-produce din ng heat yan syempre. Kaya normal lang na umiinit siya regardless sa gamit mo. Kumbawa, malapit lang, punta ka lang ng kanto, may ilang kilometers lang, iinit talaga agad yan. Pero kalimbawa, naka-idle lang siya, hindi masyadong iinit yung cover kasi hindi naman extreme pa yung movement ng mga moving parts sa loob. Next question, hindi ba malakas sa clutch lining yung mga threaded na bell? Kanyang gamit ko kasi is yung speed tuner na fine thread na groove na bell. So ang gamit ko dyan is yung stock na clutch lining. Matagal ko na gamit yan hanggang ngayon, mga ilang buwan na. Halos hindi pa bawas yung clutch lining ko. Parang pumakat lang siya, syempre yung sa groove. Parang bumabaon yan eh, parang yung initial niya na pagkakalapat or yung pagkakabreak in niya. Pero hindi siya mabilis kumain. Ngayon magdedepende yan sa type ng groove din kasi. Pero sa mga threaded, matagal yung maupod. Sa stock clutch lining ha, matagal siya yung mga threaded type na bell. So yan ang magandang i-partner dyan. Pero minsan kasi depende yan sa material. Kumbaga para may compatibility din siya. Ngayon halimbawa yung groove ng bell nyo is malalim or matalas, mas okay kung itanong nyo sa gumawa mismo or sa binila niya mismo kung ano ba yung magandang i-partner sa kanya. Usually kasi pag matatalas, ang pinapartner nila dyan is yung mga matitigas na clutch lining material. Pero yung sa threaded, yung yan, maninipis lang yan, yung fine thread group. Maganda yung partner dyan sa experience ko is yung stock na clutch lining. Halos hindi pa siya nauupod, wala pang bawas halos. Siguro almost 6 months ko na yatang gamit or 6 months plus na din. Next question, okay lang ba na hindi magpa-ECU remap, ECU reset? Kung halimbawa nakapanggilid ka na or nagpalit ka ng CVT set. So yes, okay lang na hindi na magpa-remap kapag na CVT lang naman ang pinalitan nyo. Kasi kumbaga yung remap is for added performance, tapos kalimbawa naka aftermarket kayo na pipe or nagpalit kayo ng pipe para makorek yung air and fuel ratio. Ngayon yung sa reset naman ng ECU, ako kasi kapag nagpapalit ako ng bola, usually nagre-reset ako ng ECU eh. Pagka Honda Beat at Click, kay ADB kasi auto-reset na. Kaya ako nare-reset kapag nagpapalit ako ng bola, kumbaga para mas mabilis maka-adapt yung ECU sa bagong RPM kasi nag-iiba ng RPM yan eh. Para madali siya maka-adjust. Sa akin lang yon ha. Pwede namang hindi nyo gawin yun eh. Para silang optional, kalimbawa, nagpalit lang kayo ng pyesa ng CVT. Next question, anong odo or mileage bago magpalit ng bola sa ADV 160? Depende yan kasi sa condition ng bola. So kailangan nyo talagang i-visual inspection. Tapos meron yung service limit yung outside diameter niya. Meron kasi yan sa shop manual. Kapag yung parang flat spot niya, pag sinukat nyo ng caliper is gano'n nakanipis, kailangan nyo nang palitan yan. Kasi pangit na yung takbo niyan pag naupod na upod yung bola. Tapos ang worst case scenario niyan, pwede na siyang matanggal. Kumbaga yung plastic part is ihiwalay na dun sa metal part na pwede naman maging cause ng pagkasira nung mismong pulley tsaka yung sa loob kung kumalat man sa loob. Na kailangan visual inspection. Yung mileage naman is depende rin kasi eh sa throttle habit, ganyan. Maraming factor. Siguro ang mabibigay ko sa inyong tip is i-grind nyo yung edge nung backplate. Kasi kapag ka dumudulo na yan, orambawa pag unang arangkada nyo is yung todo agad yung piga nyo, umaangat kasi agad yung bola dun eh. So umaabot siya dun sa edge na pwedeng kumaskas. Naging cause yun ng pagkakanto ng bola. Kaya pwede nyo i-grind yun or i-smoothen out nyo siya na ganun. Para kahit pag umaabot siya doon, di siya basta-basta makakayas or magkakaroon ng flat spot. Medyo malapit na kami dun sa pupuntahan namin sa Muldita Glamping Resort. Doon kami kakain ni OBR. Time check is 12:47. 6 kilometers na lang ata. Dito na kami. Ano pala? Muldita pala. Hindi pala Muldita. Muldita. Yan. Ito na kami. Bridge. Hello. Tarama na. Ito na yung order namin food pizza. Lemonade tsaka makaprama. Kain muna kami. Bawi na kami ni OBR. Masarap yung pizza, no? Nag-enjoy daw din si OBR. Kaya kung may mga tanong pala kayo, comment nyo na lang din dito para kung sakali na next time, mapag-vlog ulit ako or may gala kami ni OBR. Sagutin ko yung mga questions para meron tayong pag-usapan habang gagala kami ni OBR. Kaya Monday ngayon, Monday ang gala namin ni OBR. So ito ko natapusin yung vlog, diretso na kami sa bahay. Hindi ka naman dinig eh. Nagbababay si OBR. Ayusin ko na nga ulit yung ano nila, dual microphone setup.